Alligator Snapping Turtle. Ang mga alligator snapping turtle ay maaaring humaba ng 2 feet long at timbang ng hanggang 113 kilograms. Ang mga itsura ng mga alligator snapping turtle ay parabang prehistoric dahil sa spikes sa kanyang carapace at kinakatakutang bite force na umabot ang puwersa ng 1000 PSI. Ang mga turtles na ito ay kayang isnap ang mga broom handles at madali lamang sa kanila na baliin ang mga buto, kaya huwag na huwag mong ilapit ang iyong mga daliri sa pagong na ito, unless kung gusto mong mawala ng daliri. Kagaya ng isang 15-year-old boy, siya ay nakakita ng alligator snapping turtle sa stream sa likod ng kanilang bahay. Sinubukan niyang i-lift up ang turtle upang kumuha ng litrato kasama ito. Ang pagong ay kinagat at kinain ang daliri ng bata. Siya ay dinala sa ospital na safe at kasalukuyan ay nagpapagaling. Goliath Tigerfish. Ang Goliath tigerfish ay pinakamalaking tigerfish species na ang pinakamalaking specimen record ay umabot ng 5 feet at 154 pounds. Maraming mga tao ang nagre-refer dito bilang mas malaki at mas nakakamatay na bersyon ng mga piranha. Ang species ay native sa several parts ng Africa, kabilang ng Congo River Basin at Lualaba River. Ang mga tao sa rehiyong ito ay nag-claim na ang Goliath tigerfish ay ang natatanging isda na hindi natatakot sa mga crocodiles at paminsan-minsan ay kumakain ng maliliit na baby crocodiles gamit ang malakas na puwersa nito, lightning fast speed at 32 jagged razor sharp teeth. Umaatake sa kanyang mga prey na mayroong surgical precision at little to no warning. Mayroon ring mga records na ang Goliath tigerfish ay umatake sa tao at ito ay nag-iwan ng maraming sugat at pasa sa mga biktima nito. Diving bell spider. Native sa freshwater habitats ng Europe at Asia, ang diving bell spider na kilala rin sa tawag na water spider ay ang natatanging kilala na species ng gagamba na naninirahan halos buong buhay nito sa tubig. Ito lamang ay occasionally na nagre-resurface upang mag-replenish ng oxygen. Ang kanyang routine ay sleeping, hunting, eating, mating at reproducing. Ang diving bell spider ay nagsusurvive sa pamamagitan ng pag-trap ng bubble air sa water surface, diving back down at sinistore ito sa isang canopy na gawa sa silk at water plants. Ang mga specimen ay nagre-rely sa bubble na ito at simpleng nagre-resurface kung sila ay nauubusan ng oxygen. Ang kagat ng diving bell spiders ay nagdudulot ng extreme pain sa mga tao kasabay sa mga symptoms kagaya ng inflammation, vomiting at fever. Candiro fish. Ang candiro fish ay hindi necessarily terrifying o di kaya noticeable at first glance. Pero ang species na ito ay may reputation sa allegedly pagpasok sa mga urinary tract ng tao at nilalatch ang sarili nito sa loob ng katawan ng tao. Ayon sa mga rumors, ang chances na ito ay mangyari ay tataas kung ikaw ay iihi sa Amazon River. Ilang candiro species ay umabot ng hanggang 16 inches at ang iba naman ay mas maliit. Ang smaller ones ay kilala na supposedly nag-i-invade sa ating mga urinary tract at painfully na tinitorture ang biktima nito. Minsan rin sila ay naglilay ng egg sa loob ng bladder. Ang tail na ito ay naipasa-pasa sa iba't ibang mga tao. Pero, possible kaya itong mangyari? Ang mga kwentong ito ay matitrace natin sa 19th century nang ang mga explorer ay nag-interview ng tribes at sinabi sa kanilang kung isa sa mga isdang ito ay papasok sa iyong katawan, kinakailangang putulin ang parte ng iyong katawan upang ikaw ay makasurvive. Nile Crocodile. Ang Nile Crocodile ay isang crocodilian species na native sa freshwater habitats ng 26 African countries na naninirahan sa various freshwater habitats, kabilang ng swamps, lakes, rivers, at marshlands. Sila ay kilala sa pagiging aggressive kumpara sa ibang mga species. Ang mga adult males ay humahap ng hanggang 11.5 at 16 feet long. Ang pinakamalaking Nile Croc na nai-record ay humaba ng 20 feet o mas mataas pa at nagtitimbang ng 2,400 pounds. Kalawa lamang sa saltwater crocodile, kinakain nila ang lahat ng kanilang gusto bilang prey sa tulong ng kanilang malalakas na bite, matutulis ng ngipin at agile movements.
ang kanilang bite force ay maaaring umabot ng 5,000 PSI. Ang Nile Crocodile ay widely known bilang man-eating species at ang reputasyong ito ay kanilang pinatunayan. Ang mga experts ay nag-estimate na ang species na ito ay pumapatay ng thousands of people annually. Hindi pa kasali dito ang mga attacks na hindi na i-record. Kung ating babasihan ng statistics, walang duda na ang mga Egyptians ay kinakatakutan at iniiwasan ng mga Nile Crocodiles.